All the good we see, all the good that is left in the world is because of Jesus Christ. The very blessing of life we have now is because of what He had chosen to do years from ago. Our salvation concludes His work on the cross. Is that too much for us to have the faith to believe? Well then, if we could somehow give thought to something as simple as putting a definitive line between darkness and light, then the same could be said with the image of living in a world without God. What if He wasn't in control? No divine intervention, no such thing as a plan made from the start, nothing. We ourselves would cease to exist, but God. God wanted to make Himself known to you. It is in the nature of the created to meet their Creator. So God crafted a glorious ending for those whom He has given His promise. Now is the perfect time for us to remember how much reverence we owe to the One who saved us. Do not belittle what God has made out of His power, because for this reason, Christ knew. He knew which part to play. He knew how much we needed of a Savior. It was His destiny to serve as a marvelous light for us to be saved out from the darkness. In all of these, we can say He had done it well. Ang pagbubulay na ito ay hindi gaya ng kinaugalian na isa-isa na bibigkasin ang mga winika ng Panginoon. Ito ay ating iniba ng kaunti sa pamagitan ng pagbibigay ng buod sa mga winika. Kaya ang unang dalawa na winika ng Panginoon ay mga salita ng pagpapatawad. Ang sumunod ay ang kalawa ay ang mga salita ng paghihirap. Words of sufferings ito. At dito ay makita natin ang paghihirap ng Panginoon ay naranasan niya bilang tao. Mayroong paghihirap na emosyonal nang siya'y mahiwalay sa kanyang magulang. May paghihirap na pisikal. Of course, ang paghihirap niya sa krus ay pisikal. At ang isa ay paghihirap na spiritual nang kanyang maranasan ang kahirapan ng isang kaluluwang mahiwalay sa Panginoon. Subalit sa unang wikang ito ay mga salita ng pagpapatawad, words of forgiveness. Itong words of forgiveness ay nahati sa dalawa. Ang una ay sa Lucas 23:34 na nagsasabi, at sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At ang ikalawang salita ng pagpapatawad ay makita natin sa talatang 42 at 43. O sinabi niya kay Jesus,
Alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At ang pangalawa, at sinabi niya sa kanya katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ito ang mga salita ng pagpapatawad ng Panginoon sa krus. Ang unang salita, ang tinutukoy ay ang mga taong nagpako sa kanya. Ang sabi ay, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito ay totoo na ang mga sundalo na nagpako sa krus sa Panginoon ay walang bahagi kailanman. Ang bahagi lang nila ay ang magpukpok ng martilyo sa pako para siya ay maipako sa krus. Pero ang nagpasya tungkol sa pagpako ay ang leader ng mga Hudyo o ng mga Romano. Sumusunod lang sila. Kaya sabi ng Panginoon, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi nila alam kung bakit nila ipinapako ang taong ito. Sila ay sundalo at ang kanilang trabaho ay sumunod. Sapagkat kung hindi sila sumunod, baka sila ang maipako doon. Kaya in a way, itong mga sundalo ay walang kasalanan. They are just doing their duty. They are under the authority of their commander and they are to follow what he commands. Kaya tama yung sabi ng Panginoon, inusinte ang mga taong ito. At posible na sa ating panahon, tayo ay mapasailalim ng mga tao na hindi makadiyos at tayo ay ipagawa ang isang gawa na mali. Nasa sa atin, of course, yun. Hindi ibig sabihin ay susunod lang tayo. Sapagkat ang kasalanan, ang pagsuway, ay bunga ng kapasyahan ng tao. Pwede siyang sumunod, pwede siyang sumuway. Of course, may mga pagkakataon na mabigat ang sumuway sa utos ng puno. Maaring sa ating trabaho, mawalan tayo ng trabaho. O mawalan tayo ng pabor sa isang makapangyarihang tao. Pero ang ating paggawa ay sa ating kapasyahan. We can either follow or not. But of course, we are ready to suffer the consequences of such disobedience. Kaya, pero itong mga nagpako sa krus sa Panginoon, sila ay walang kasalanan. So, tumupad lang sila. Ang kanila ay paggawa lang ng iniutos sa kanila ng puno. Ito po ang unang salita ng Panginoon. Patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya, kumbaga naunawaan ng Panginoon sa ang mga nagpako sa kanya, ang mga sumampal sa kanya, ang mga pumutong ng corona, alam nila ng Panginoon na ito'y mga taong walang kinalalaman sa kanilang ginagawa. Utos lang ito sa kanila. Ang mas malaki ang kasalanan ay ang nag-utos. Pero sa mga nagpako sa kanya, ito, naunawaan ng Panginoon na sila ay hindi nila alam, wala silang parte. They have no part. They have no in the decision. It was true na they were not aware of whatever they are doing. Why they are nailing this person on the cross? It is not the decision. Theirs was obeying the duty of a soldier. Kaya narito mga kapatid, ang unang salita pala ng Panginoon ay para sa mga nagpako sa Kanya. Sa talata na 42 at 43, ang sabi naman, at sinabi niya kay Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang pangalawang salitang ito ng pagpapatawad ay
para sa mga ibang taong naroroon. Itong una ay para sa nagpako sa kanya. Ang pangalawa ay para sa mga taong naroroon. Ang pagpapatawad ng Panginoon ay sagana, isang tulisan. Pero kanyang nakilala ang kanyang kasalanan. Inamin niya, may personal na admission of his guilt. Kaya mababasa natin na tayo ay tumatanggap lang ng nararapat sa atin, wika niya. Sapagkat tayo ay makasalanan talaga eh. Kaya ang salita ng Panginoon na ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso ay para sa lahat na kumikilala na siya ay nagkasala. Kumikilala na kailangan niya ang pagpapatawad. Sa kanya, kahit gaano kasama, kahit gaano kababa ang kanyang pagkahulog sa kasalanan, kapag siya ay nagsisi, ang pagpapatawad ng Panginoon ay sagana. Kaya ang kapatawaran ay sa sino mang nagkasala, gaano man siya makasalanan. Kapag kanyang kinilala na siya ay makasalanan at nararapat parusahan ng Diyos, pero humihingi ng awa at habag ng Panginoon, ang awa at habag ng Panginoon ay sagana. Kaya sa mga sandaling ito, sa atin, tatanda ninyo, hindi applied sa atin itong unang salita. Sapagkat ang kasalanan ay palaging pagpapasyan ng tao. Kaya sabi sa Roma 2:15 at sa mga sumusunod, na nangatatanyag ng gawa ng kautosang nasusulat sa kanilang puso, pinatutuhanan ito pati ng kanilang budhi at ang kanilang pag-iisip ay nagsusumbungan o nagdadahilan sa isa't isa. Ito po, ang tao ay isang nilalang na mataas kaysa lahat. Ito ay ang binigyan ng Diyos ang tao ng kakayahang malaman, makilala sa kanyang sarili ang mali o tama. Ito po ang budhi. Ang budhi ay likas sa tao. Ang budhi ay nakakaalam ng mga katotohanang hindi itinuturo sa kanya. Ito'y likas sa tao. The conscience is innate in man. It is inborn. Ang natututuhan ng budhi ay hindi itinuturo ng tao. Ang budhi, ang natututuhan ay mga katotohanang ibinibigay ng Diyos. At ang budhi, wika ay sa talatang 15 yung tingnan lang, nangagtatanyag ng gawa ng kautosang nasusulat sa kanang puso, ito ang budhi. Ang budhi ay mayroong likas na kaalaman sa tama o hindi. May likas sa kaalaman ng kalooban ng Diyos. Kaya ito ay nasusulat sa kanyang puso at ito ay kaya bago magawa ang isang gawa, mayroon munang kung tawagin ay deliberation sa puso o sa isip ng tao. Kaya sabi ay nagsusumbungan o nagdadahilan. Kaya ang budhi, yan ang nagsusumbong sa tao. Yan ang nagsasabi sa tao kung siya ay nakalabag sa utos ng Diyos. Susumbatan siya niyan. Pero ang budhi rin ay nagdadahilan. Kaya posible na ang budhi matapos sumbatan siya, ay pwede siyang sumalungat, magdadahilan, nagbibigay ng dahilan upang kanyang gawin. Kaya ang budhi, bago ang tao'y makagawa, mayroong kung tawagin
parang konseho yan. May deliberation. May deliberation sa loob niya. Kapag kanyang susundin ang budhi, mabuti. Kung hindi, magdadahilan. Kaya ang sabi, pinatotohanan pati ng kanyang budhi at ang kanyang mga pag-iisip ay nagsusumbungan o nagdadahilan sa isa't isa. Mapalad yung tao na nasanay na sumuko sa sumbat ng budhi, sapagkat kung hindi siya sumuko, hindi siya magpapailalim sa kanyang budhi, makakagawa siya ng salungat sa Diyos. Mapaparusahan siya, sapagkat ang budhi rin ay alam na sa Diyos ang kasalanan ay pinaparusahan. Kaya nga siya, ang budhing matibay at malinis ay sumusunod sa sumbat. Pag nasumbatan siya, sumusunod siya, sumusuko siya, nakakagawa siya ng tama. Pero pag siya'y nagdahilan o lumaban sa budhi, makakagawa siya ng labag sa kalooban ng Diyos. Kaya ang tao'y binigyan ng ganitong napakahalagang kakayahan, ang kakayahang kumilala sa masama at sa tama. Ito mga kapatid, ang bunga ng tukso na kinahulugan ng tao. Sapagkat siya'y natukso na kumilala ng mabuti at masama, nang siya ay nasa hardin, ang tawag ng dispensasyon niyan ay innocence. He was neither righteous or sinner. He was innocent because he has not acted against his sin. Hindi siya gumawa ng laban, kaya siya ay inosente. Pero nang siya ay magpasya, nasundin yung kanyang pag-iisip na hindi siya mahal ng Diyos, na kaya siya ayaw pakanin ng bunga ng punong kahoy, ayaw niyang magkaroon ng kakayahan na kumilala ng mabuti at masama. Kaya sa kanyang pagkakasala, napasa kanya ang pagkakakilala ng kaloob na kumilala ng masama at mabuti. Ang hindi lang napasa kanya ay ang kakayahang sundin at isagawa ang mabuti na pinagpasya ng budhi. Sapagkat siya'y mula noon ang tao nahulog sa kasalanan, at mula noon ang mga tao ay naging marunong kumilala ng mabuti at masama. Ang napakalaki niyang problema ay hindi siya, wala siyang power para isagawa ang tama. Ito ang kinahulugan ng tao, pero sa krus sa Kalbaryo, dahil ang Panginoon naparito upang iligtas ang mga makasalanan, ang pangkalahatang pahayag na kapag ang tao gaano man kasama, kung siya'y magsisisi, kikilala ng kanyang kasalanan, papasok siya sa paraiso. Ang paraiso ay tahanan ng Diyos. Siya'y makakasama ng Diyos sa walang hanggan. Ang kanyang kasalanan ay kakalimutan. Ang kanyang nagawa ay matatabunan. Kaya sabi sa Roma 4, mapalad ang tao na ang kanyang mga kasalanan ay natabunan na. Purihin ang Panginoon sa mga sandaling ito, mga kapatid. Sundin natin ang boses ng Diyos sa loob natin. Yan ang ating budhi. At yan ay lalong pinagtitibay ng salita ng Diyos. Kaya sa mga sandaling ito, lumakad tayo sa salita ng Diyos, at ang Diyos ay isa sa atin magpakailanman. Purihin ang Panginoon.
To God be the glory and precious greetings in the name of our Lord Jesus Christ. At this moment, we can just feel the great privilege God has given us to truly meditate upon the seven last sayings, to meditate upon the messages that are incorporated in the seven last sayings uttered by our Lord Jesus Christ. And now that we are in this observation, we trust that this meditation of God's word will not be known, but rather its power, the power of what the Lord has said, would be upon us to make us all the more understand what are the truths involved in the seven last sayings. And we can have in this meditation the three parts of these seven last sayings, which dwells in the message of forgiveness and the message of sufferings. And the last but not the least is the message of victory. Now we shall dwell on the second phase, which is the message of sufferings. We know that when we see that the life of Christ, we can see that it was a life of what? Sacrifice and sufferings. Christ did not come to enjoy and be truly a celebrity, but he has come with a great purpose, and that is to do this great task of saving the whole mankind. And what could be the process? What could be the method by which this great mission be done? Oh, beloved, in the seven last sayings, we can just see what would comprise, or what comprises, this life of Christ. It focuses on his sufferings. In fact, in Isaiah 53 verse 3, let us see this verse, because this truly describes who Christ was when he came on this earth. The verse says that he was despised, rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering. This is a declaration, beloved. Those who are now watching this program, I want to paint the picture of our Lord Jesus Christ as what? A man who is called the man of sorrows. Meaning to say that his coming here on earth is not to truly enjoy and have, you know, a good time. But here we can see he was called a man of sorrows and familiar with suffering. So we can say that the coming of the Lord Jesus Christ to save the world was truly expressed in that one great word. And what is that? Suffering. Or we can say sacrifice. Pagtitiis. Paghihirap. And who among us would like to have suffering? Oh, we dislike so much suffering, and above all, sacrifice. But here is the presentation of our Lord Jesus Christ as a man of sorrows. And this suffering is very much clearly shown in his last seven sayings, as clearly stated on the fourth saying that says, Father,
Father, why have you forsaken me? And then that was a cry with a loud voice. Eloi, Eloi, meaning Father. Lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? This is indeed a great index that Christ came to have that mission with sufferings. Mayroong pagtitiis, paghihirap. And of course, we can say, how does it happen? Or how was it shown that our salvation was truly with sufferings of Christ? Of course, the verse says that he was forsaken by God. Everyone knows that Christ is God, being the Son of God. We know, beloved, that's a doctrine, that Christ is God, being the Son of God. And here is now the declaration, his great cry of being forsaken. Christ is the Son of God. Unigenito Hijo. Un Hijo Solo. Siya ay kaisa-isang anak na sinabi ng 3:16 of John, of course, very clearly stated that God has sent His only begotten Son. And that is why here we can see the great act of love of God, that He loves us, and therefore He has to forsake His Son. Why His Son? To pay for our sins. Because there is no one qualified. There is no one qualified. Because only the Son of God would come up to the qualification of someone who will be able to pay for the sins of man. For all have sinned, and there is no one. 4:12 of Acts is the name given under heaven. In Acts 4:12, salvation is in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Clearly, this is stated, beloved, sa mga kababayan namin, sa ating mga kaibigan na maaring ngayon, for the first time ay inyong naririnig ang ganitong pagbubulay-bulay, itinuturo sa atin ng kasulatan na merong lamang isa na kwalitikado, one who comes up what is required to become the Savior. Sapagkat ang sabi sa 5:21 of 2 Corinthians, ano si Kristo? God made him who had no sin. Had no sin. Siya'y walang kasalanan upang siya'y maging kasalanan para sa atin, sapagkat ang layunin, so that in Him, in Christ, we might become the righteousness of God. Why? Because all of us are unrighteous. A todos los pecadores. Lahat tayo, kahit sino man tayo ngayon, tayo'y naroroon saan? Sa kategoryang lahat tayo ay sinners. 3:23 of Romans, for all have sinned and come short of the glory of God. There is no one who is truly qualified. Hence, we can see that the Lord, our God, has sent our Lord Jesus Christ, who has no sin, to pay for our sins.
We cannot, even the greatest among us, even the most intelligent, the richest person on earth, will not be qualified because all are sinners. And therefore, there is someone who came to save. It's just like saying in a simple way, all of us are drowning. Lahat tayo'y nalulunod. We are all helpless. And this is the reason why Christ was sent, in order that we who are sinners, we who need help, would be helped by our Lord Jesus Christ. Thanks God, there was someone who has come to save us, to pay for our penalty. And why suffering? Beloved, why suffering? Because this is the way of God to truly save us through the suffering of Christ. First, beloved, there was that step of having to be, to have that human form. In 2:14 of Hebrews, it says, he too shared, since the children have flesh and blood, he too, our Lord, also shared in our humanity. Kailangan ang Panginoon ay magkatawang tao, sapagkat hindi maaaring ang Diyos ay patayin. Kaya kailangan ay magkaroon siya ng tinatag na condescension. He need to be incarnated. Dapat siya maging human, sapagkat sa pamamagitan nun ng kanyang pagiging tao, mararanasan niya ang kamatayan na siya pinakabayad sa kasalanan. So Christ has to die, and in order to die, he has to take the form, the human form, ang pagiging tao. Kaya what a great suffering from being the Son of God. He left his throne. He was forsaken by the Father in order to attain and accomplish that great salvation of sinners. Can we see this, beloved? And that is why Christ came, not only just as a human person. In Romans 8:3, we can see here, he was, see, for what the law was powerless to do, that it was weakened by the sinful nature. Now, God, ang Diyos, did by sending his own Son in the likeness of sinful man to be a sin offering. As so, he condemned sin in sinful man. Man is facing condemnation. Man is facing, you know, the penalty of sin. And that is why here is our Lord. Here is our Lord. When he came to earth, he was presented as what? With that sinful nature, to take, to atone the sins, for the sins of man. So beloved, our dear friends, I hope in this observance of the Holy Week, we shall be having what? The power of what Christ has done. His humbleness, his what he has done for you to pay for our sins. And this must be our gift from him, to receive from him what he has done. And what is that? The
salvation, the penalty would no longer be applied. Hindi na tayo paparusahan sapagkat si Kristo ang siyang nagbayad. Siya ang nagtiis, naghirap para sa inyo at para sa akin that we may truly escape the great penalty. Nawa magkaroon ng bisa ang kanyang ginawa para sa atin. Tayo manalangin. Father, we thank you that we have this wonderful opportunity and blessing that we, all those sinners, can have the salvation. And this is through Christ. This is not based on religion. We shall not be saved according to our good works, but it will be based on what Christ has done for us. So bless you, my dear friends. Let it be real in our lives. God bless. Muli kaming bumabati sa bawat isa sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pagkakataong ito, ibubulayin natin ang nasa John 19:30. Purihin ang Panginoon. Nang matanggap na nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na, at iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Purihin ang Panginoon. Ang ating bibigyang diin sa mga talatang ito ay ang nasa 30. Nang matanggap na niya ang suka, ay sinabi niya, naganap na, at niyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ang una natin papansinin, ano ang naganap na? Naganap na ang kanyang mga tungkulin na dapat ay masumpungan sa isang inihula sa kasulatan na si Kristo Jesus. Kaya ang sabi niya, naganap na, naganap niya natapusin ang kanyang mga misyon sa pangangaral ng mabuting balita. Naganap na, ang ibig sabihin, walang hindi nayari, kundi kanyang naibigay ang kanyang pinakamabuti, na ang pinakahuli ay ang kamatayan niya. At ang sinabi niya, naganap na, parang ipinapahayag niya sa lahat na ang kanyang ministeryo ay kanyang naganap. At ngayon ay isa siya sa mga more than conquerors because he was able to fulfill his missionary work. Kaya ang ating Panginoon ay pagkasabi niya naganap na, ay niyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Kaya ang nalagot na, hindi yun ang naganap. Naganap din yun, pero ang pangunahing naganap ay ang kanyang misyon. At isa sa kanyang misyon na siya mamamatay doon sa krus. Kaya nang siya mamatay, naganap niya ang kanyang misyon na ang ibig sabihin, marangal na katapusan sa kanyang ministeryo. Ang ministeryo niya ay ganapin ang komisyon ng Diyos. Ano ang komisyon? Tayo ay tinawag, tayo ay pinili ng Diyos upang tayo ay gumanap ng mga gawain ng Diyos. Ipangaral ang mabuting balita sa dilim tungo sa kaliwanagan. Kaya naganap na at ang sabi, nalagot ang kanyang hininga. Sa English version ito ay, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished, and bowed his head and gave up the ghost. Kaya hindi nalagot, kundi naganap na ang kanyang tinutukoy ay ang kanyang gawain. Kasama roon ay upang ihandog ang kanyang buhay sa kasalanan ng sanglibutan. Naganap na niyang ihandog, naganap niya ang gawain ng Ama na nagsugo sa kanya. Mabuting bagay na malaman natin na tayo'y pinanganak na walang misyon. We are born with a mission.
Kaya ang iglesia na kumakatawan sa huling araw ay gaganap ng gawain ng Diyos sa pamagitan ng Goodman of the House. Ang sabi, ihahanda ang iglesia sa pagdating ng Panginoon. Kaya sa second coming, masasabi nating naganap na. I-report natin sa ating head minister ang ating nagawa. Naganap na. It is finished. And he bowed his head. Bago niya ihandog sa Panginoon ang kanyang pinakahuling hininga, ay kanyang binigyang diin ang kanyang misyon. Hindi siya nagkwento, kundi ang kanyang misyon ang kanyang in-report na nagawa na niya ang kanyang misyon. Kaya tayo naman ngayon ay mayroong kagalakan na malaman natin ang misyon ay naganap ng Panginoon para sa atin. Ano yung kanyang misyon? Ihandog ang kanyang buhay sa ating kasalanan. Kanyang pagtiisan ang buhay na inihandog niya sa Panginoon ay hindi na sayang sapagkat naganap na ang gawain ng Diyos sa kanyang buhay. Marami tayong gawain sa buhay natin sa lupa. Ngunit ang hindi natin dapat kalimutan ay ang ating tungkulin sa Diyos. Na sa bandang huli, tayo ay uulat sa Kanya ng ating misyon at sana'y huwag tayong masumpungang itinakwil. Alam mo yung mga itinakwil, ang sabi ng Panginoon, hindi kita nakikilala. Hindi kita nakikilala. Kaya't ang hindi nakaganap ng tungkulin ay hindi kinikilala ng Panginoon. Sa pinakahuling pag-uulat ng tungkol sa kanyang ministeryo ay kanyang sinabi na naganap ang kanyang tungkulin at ngayon ay meron siyang karapatan na ipagkaloob sa Panginoon, ipahayag sa Panginoon ang kanyang pagtitiwala. Sabi niya, unto thy hands I commend my spirit. Meron siyang pagtitiwalang matatag. Hindi siya nahihiya, hindi siya natakot na ipagkatiwala sa Diyos ang kanyang espiritu sapagkat siya ay isa sa tapat na alipin ng Diyos. Naganap na niya ang gawain ng Diyos. Naganap niya ang ating kaligtasan. Wala na tayong sumpa. Wala na tayong parusa. Hindi na tayo hahanapan ng ating mga mali at kasalanan sapagkat inako ni Kristo sa kanyang katawan ang danasing lahat na kahirapan para sa ating kaligtasan. Kaya't ang ika-anim na winika ng Panginoon ay para sa ating sumasampalataya. Bago siya mamatay, meron siyang katatagan ng Espiritu na magsabing naganap na, kaya't ang aking mga kasama ay nakaganap na gaya ko sapagkat tayo ay isang grupo ng mga misyonero. Hinahanap ng Panginoon na tayong lahat ay maging karapat-dapat sa kanyang paghahandog ng kanyang buhay para sa atin. Kaya tayo ngayon, sa halip na magbayad ng kasalanan, ay sinasabi sa Romans 5:8 na tayo ay wala ng kahatulan sapagkat tayo na kay Kristo. Si Kristo ang nagtanggap ng hatol sa hinatulan na gaya ng makasalanang ipinako sa krus sapagkat inaako niya ang kasalanan ng sanglibutan. Biyaya ng Panginoon na tayo ngayon ay wala ng hatol. At ang naghihintay sa atin ay ang ating mga ipinaglingkod sa Panginoon. Sasabihin ng Panginoon, ikaw tapat na alipin. Halika, manahin mo ang kahariang inihanda ng Ama sa iyo mula pa ng lalangin ng sanglibutan. Purihin ng Panginoon. Sa ikapitong winika ng Panginoon ay kanyang sinabi, nang malakas na tinig, sumigaw siya ng malakas na tinig, ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu at pagkasabi niya na ito ay nalagot ang hininga. Purihin ng Panginoon. Siya ay nakaganap ng kanyang tungkulin sa Diyos. Ang pananagutan ng tao ay kanyang maganap ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay.
Kaya si Kristo ay gumanap ng kalooban ng Diyos. Hindi lamang siya nagbanal, kundi gumawa siya ng ayon sa kabanalan. Purihin ang Panginoon. At kanyang sinabi sa 7th winika, Ama, sa mga kamay mo ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi niya nito ay nalagot ang kanyang hininga. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay pumanaw, pabalik sa kanyang trono sa kaharian ng Diyos sa langit. At siya ay sumigaw ng malakas na tinig na nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi niya nito ay nalagot ang kanyang hininga. Purihin ang Panginoon. Siya ay hindi nag-report na kimi o humihingi ng paumanhin. Isinigaw niya ang kanyang misyon ay naganap na, it is finished. At ngayon, siya ay nagbigay ng galang sa kanyang ama na siya ngayon ay uuwi sa kanyang ama na mayroong accomplishment. Ang kanyang misyon ay accomplished. Ecclesiastes 12:13, Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of a man. Purihin ang Panginoon. Kaya si Kristo ay nabuhay nang hindi gumanap ng kalooban ng Diyos. Tayo ay maraming ginagawa sa sanglibutan. Inuhubog tayo ng sanglibutan. Gumagawa tayo ng mga makasanglibutang gawain. Ang kanyang inireport ng siya ay nasa huling yugto ng kanyang buhay ay kanyang sinabi na natapos na niya ang lahat. Lahat ng gawain, lahat ng pagkasugo sa kanya ay kanya naganap. At siya ngayon ay hinihiling na ang kanyang kaluluwa ay ingatan ng Ama hanggang sa araw ng paghuhukom. Bagamat sigurado nang sila ay tatanggapin sapagkat sila ay mapagtagumpay, ang Diyos ay hindi tatanggap ng report na bigo. Ang hinihintay ng Diyos ay naganap mo ang kanyang kautusan. Gaya ng sinabi ng kasulatan, The whole duty of a man is to fear God and keep His commandment. Yun ang buong katungkulan ng tao sa kanyang buhay. Kaya tayong mga naglilingkod sa Panginoon, huwag nating hahamakin ang paglilingkod. Unahin natin ang paglilingkod. God first before man. Kaya uunahin natin ang sa Diyos. Tayo kasi ay pag-unahin natin ang sanglibutan, makikita natin paglingkod natin sa Diyos, pagod na tayo. Nauna ang sanglibutan. Dapat unahin ang paglilingkod sa Diyos. Because that is the duty why you are born. You are born with a purpose. The purpose of God is that you will do the will of God. Kaya ang sabi ni Pablo sa 12:1, ang ating makatuwirang paglilingkod sa Diyos. Kaya pag ipahuli mo ang Diyos, naglingkod ka nga, pero hindi matuwid. Ipinahuli mo ang Diyos eh. Kaya kung ipapahuli mo ang Diyos, hindi matuwid yon. Ang kinakailangan, unahin mo ang Diyos bago ang sarili mo sapagkat ikaw ay obra maestra ng Diyos. Nilikha ka ng Diyos na kawangis niya. Kaya ang tao ay walang katulad, walang kamukha. Kamukha siya ng Diyos. Kaya may kasabihan ang mga batang bagong silang ay mayroong pag-alalay ng anghel. Kaya sila isinilang sa mundo na maayos. Praise the Lord. At tayo, kahit tayo ay may edad na, kailangan pa rin natin ang pagtatanggol ng Diyos, pag-iingat ng Diyos. Sa ating pag-alis ng bahay, sa ating pag-uwi, ang Diyos ang nasa ating isip. Naluwalhati ko ba ang Diyos sa aking ginagawa? Dapat, gaya ng sabi, Thou shalt love the Lord thy God with all your heart. With all thy strength, yan ang ating paglilingkod sa Diyos. Uunahin siya
bibigay natin ang pinakamabuti upang sa ating huling yugto ng buhay ay masabi natin, Panginoon, tanggapin mo ang aking espiritu. You will have a castle in heaven. You will have the best in heaven where angels live. Magiging kasama ka, kumbaga sa subdivision ng mga sikat. Ganyan din tayo sa Panginoon. Pag unahin natin ang Diyos, uunahin din tayo ng Diyos. Kaya sana ang sinabing ito ng kasulatan sa record ng ating Panginoon na mission accomplished at ako ay babalik sa aking Ama sa kalangitan. Purihin ang Panginoon, tayo manalangin. Bago tayo lubos ang magwakas sa panalangin, aking inaanyahan ang mga tatanggap sa Panginoon. Kung sila itatanggap, itaas ang kanilang kanang kamay at tayo mananalangin. Praise the name of the Lord. Tayo ay manalangin. Amang Diyos, narito po kami. Hindi kami naparito upang aming tingnan ang aming kapwa, kundi upang tingnan namin ang kalooban ng Diyos. Hanggang sa kami ay iyong masumpungan na gumaganap ng iyong kalooban. Upang sa huling yugto ng aming buhay ay masabi namin, Ama, tanggapin mo kami sapagkat naganap namin ang aming misyon. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. By overcoming both life and death, the victory that was in Christ has already been promised to us. Through Him, our salvation can never be limited. We can be saved in every moment, in every situation, so long as we know how to call on God. This is the reality we Christians live every single day of our lives. But we will continue to stand in awe of what God is about to do. For those who love Him, for those who put their unwavering trust in Him, and those who hope for that one blessed day to come. What we're about to show you is not just a tale or a record of history. It is an experience of deliverance, of freedom, of love and sacrifice. This is the story of Jesus Christ. Pinagkaanulo, inalipusta, pinahirapan, pinatay. Ito ang mga salitang naglalarawan ng di masukat na paghihirap na dinanas ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Larawan ng kahabag-habag na kalagayan at matinding kahihiyan na walang sino mang tao ang kayang pumantay sa ganitong karanasan. Ang sabi ng mga tao, iniligtas niya ang iba, ngunit hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Kung siya ang hari ng Israel, bumaba siya mula sa krus at sasampalataya kami sa kanya. Kung tayo ay nabubuhay sa panahon yun, magagawa kaya nating sumampalataya at manatili sa panig ni Kristo? Totoo na kayang iligtas ni Kristo ang kanyang sarili, ngunit hindi niya yon ginawa. Hinayaan niya ang kanyang sarili na magdusa at mamatay upang mabigyan tayo ng buhay. Tiniis ni Kristo ang mga kahirapan sa Kalbaryo upang tayo ay magtamo ng dakilang kaligtasan. Sa gabing ito ay ating matutunghayan ang dakilang kasaysayan ng buhay na ginugol ni Kristo sa lupa. Kasaysayan ng dakilang pagpapahinuhod, pagtitiis at pagsasakripisyong inialay lamang para sa ating mga makasalanan.
Sa ating bayan si Jesus ng taga-Nazareth. Si Jesus ng taga-Nazareth? Nasaan siya?
Jesus na taga Nazareth! Anak ni David! Maawa po kayo sa akin! Jesus! Jesus! Anak ni David! Mahabag po kayo sa akin! Mahabag po kayo sa akin! Tawagin niyo siya. Laksan mo ang iyong loob. Tumindig ka at pinapatawag ka ng Panginoon. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Ako po si Bartimeo. Mula pa sa pagkabatay, bulag ako. Panginoon, nais ko pong makakita. Mangyayari ang ayon sa nais mo, sapagkat pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Nakakakita na ako! Nakakakita na ako! Nakakakita na ako! Ulang siya! Nakakakita na ako! Nakakakita na ako! Ito bang nakakakita ka? Sinasabi ko po sa inyo, hindi ko alam kung paano nangyari ito. Basta't naramdaman ko lang po na hinipo ni Jesus ang aking mga mata. At ngayon, nakakakita na ako. Totoo bang nakakakita ka? Isa lamang itong palabas. Hindi. Hindi sapagkat totoong pinagaling ako ni Jesus dahil nanampalataya ako sa Kanya. Tunay na siya'y sugong mula sa Diyos. Kayo po bang humipo ng aking mga mata? Sabihin po ninyo sa akin. Ano ba naman? Ako na. Oh,
sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong lahat. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at mangangalat ang mga tulpa. Panginoon, kahit kayo ay iiwan ng lahat, hindi ko po kayo iiwan. Kahit na po iwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Kahit na ko'y patayin kasama nyo, hindi ko kayo itatatwa. Buhay ko may maniwala sa akin. Nalaman mo ba ang totoo? Ito'y tunay na taliwa sa aking sasabihin. Gayon pa man ako'y kasama mo. Hanggang ngayon'y hirap akong unawain. Dalinhaga mong loobin. Tahimik niyang unos. Ngunit sa ngayon, ako ay natatakot. Napakadali mong lumibot. Kahit na po iwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Kahit na ako'y patayin kasama nyo, hindi ko kayo'y tatatwa. Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Kapupotag tayo kayo ng lahat, and dahil sa kanya hanggang wakas, pangako niya'y maliligtas. Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Tandaan mo, Pedro, sa gabi rin ito, bago tumilaw kong manok, tatlong beses mo akong ikakaila. Panginoon, kahit ako'y patay kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ako din, Panginoon, hindi ka namin ikakaila. Kailanman ay hindi ka namin iiwan. Dumito muna kayo. Kailangan natin manalangin. Magsigising kayo. Hindi pa kayo maaaring makipagpuyat sa akin kahit isang oras. Magsipanalangin kayo upang hindi kayo magsipasok sa tukso. Panginoon, dapat na po tayong umalis dito. Mapanganib sa lugar na ito. Paano, Panginoon, kung makita nila tayo? Batid niyo pong nais kanilang patayin.
Hindi pa ngayon. Magsipanatili kayo rito at magsipanalangin upang huwag kayong manganlupaypay. Ama ko, kung baga maaari, lumampas sa akin ang sarong ito. Gayun may huwag ang ayon sa aking ibig, kundi ang ayon sa ibig mo. Mauna akong lalapit ang taong aking hahagkan at hahalikan sa pisngi. Siya, si Jesus. Mga kawal! May tumarating ng mga kawal! At kasama si Judas! Si Judas! Guro ko. Judas, sa isang halik, pinagkamino mo ang iyong Panginoon. Hulihin sila! Judas! Isang attack, sir! Pedro! Bitiwan mo yan! Ang sino mang nabubuhay sa tabak ay sa tabak din mamamatay! Hulihin sila! Hayaan ninyo silang magsitakas. Hindi ba't ako ang hinahanap ninyo? Araw-araw ay nakikita ninyo akong nangangaral sa templo. Ngunit hindi ninyo ako hinihuli. Bakit ba? Dinarakip ninyo akong gaya ng isang tulisan. Hindi ko nakikilala ang tao yan. Nagkakamali kayo. Maniwala kayo. Sinusumpa ko. Hindi ko nakikilala ang tao yan. Pinagkaila po ang aking Panginoon. Tama ang sabi niya. Ipinagkaila ko ang Panginoon! Wala siyang kasalanan. Naging mabuti siya sa akin. Ngunit, sinukliyan ko ng pagtataksil ang lahat ng iyon! Pinagpili ko ang tugo ng Panginoon sa piraso. Bilang ako! Ako ang dapat pamatay! Anong kapuluhan ng buhay kong ito! Wala na!
Namin si Jesus na taga Nazareth. Jesus na taga Nazareth. Ako si Poncio Pilato, gubernador sa buong Judea. Jesus na taga Nazareth. Matagal na kitang gustong makita. Maligaya pagdating. Dinalo tayo ni Jesus na taga Nazareth. Narito ang Mesiyas. Marami na akong naririnig ng mga dakilang gawang mula sa iyo. Siya ang pinagmumulan ng kaguluhan sa buong Judea. Di ba't hindi totoo ang sinasabi niya? Di ba, Jesus? Dahil wala akong narinig na anuman laban sa iyo. Inaari niya ang kanyang sarili na hari ng mga Hudyo. Tumahimik ka kay Pas. Ikaw ba ang magiging hari ng mga Hudyo? Totoo ba yan, Jesus? Talaga bang ikaw ay isang hari? Jesus na taga Nazareth. Ikaw ba talaga ang hari ng mga Hudyo? Pinag-uusapan siya ng lahat ng mga tao na nagpapagaling ng mga bulag at ketungin. Ketungin? Oo ba? Lahat sila ay pinagaling ng taong ito. Huwag mo siyang hawakan! Paalisin mo na siya dito! Jesus na taga Nazareth! Tatayo ka na lamang ba gaya ng isang estatwa? Bakit ayaw mong magsalita? Magsalita ka! Ang pananahimik ay matibay na sandata ng isang makasalanan. Wala siyang kasalanan dahil siya'y wala sa tamang pag-iisip. Baliwang tao niya! Kabahalan! Kabahalan! Huwag mong hayaang makatakas ang nagkukunwaring gurong ito! Ngayon, anong kasalanan ang iahatol ninyo sa kanya? Pamumuso na ang kaparusahan ay kamatayan. Po ang kasalanan sa taong ito. Inuhugasan po ang aking kamay. Tanda na wala akong pananagutan sa taong ito. Ngayon may gusto na ipagos sa sakos. Hindi ako! Ipagos sa Jesus sa sakos! Bye.
maghintay ng mapagmasdan lang. Si Kristo'y hinatulang mamatay. Tugutanan, mayroong latay ng unang katawan. Sa ulo'y may korona. Siya sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi ba ka ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami! Hindi ka ba natatakot? Ang taong ito ay walang kasalanan. Tayo ang karapat-dapat sa kaparusahan ito. Jesus, isa lamang ang hinihiling ko. Alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Anong sinasabi ko sa iyo? Ngayon din ay kakasamahin kita.
sinabi mo, gigibay mo ang templo at itatayo sa loob ng 3 araw. Bakit niya hindi ka makababa dyan sa krus? Kung ikaw nga ang Mesyas, bumaba ka dyan para makita namin at kami sumampalataya. Babae. Narito ang iyong anak. Anak. Narito ang iyong ina. Bakit mo ako pinabayaan? Stop.